Then the word be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus came home with his disciples. Again, the crowd gathered, making it impossible for them even to eat. When his relatives heard of this, they set out to seize him, for they said, he is out of his mind. The scribes who had come from Jerusalem said, he is possessed by Beelzebul, and by the prince of demons, he drives out demons. Summoning them, he began to speak to them in parables. How can Satan drive out Satan? If a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And if a house is divided against itself, that house will not be able to stand. And if Satan has risen up against himself and is divided, he cannot stand. That is the end of him. But no one can enter a strong man's house to plunder his property unless he first ties up the strong man. Then you can plunder the house. Even I say to you, all sins and all blasphemies that people utter will be forgiven them. But whoever blasphemes against the Holy Spirit will never have forgiveness, but is guilty of an everlasting sin. For they had said, he has an evil spirit. His mother and his brothers arrived. Standing outside, he sent word to him and pulled him. A crowd seated around him told him, your mother and your brothers and your sisters are outside asking for you. But he said to them in reply, who are my mother and my brothers? And looking around at those seated in a circle, he said, here are my mother and my brothers. For whoever does the will of God is my brother and sister and mother. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated for and listen to the Holy Name. Magandang hapon sa lahat. Brother Ines, nagkakilala na kami ni Brother Ines sa online sa Facebook. Pero ngayon lang kami nagkakalang basis na tayo nakita sa conference. At ngayon, ngayon lang itong nakita sa asawa ko. Parang si Bia Russo. Si Dennis naman ay parang si Dennis Trillo. Ngayon, buong langit ko ay sobrang saya dahil sa desisyon ninyo. Hindi lang kinukonsecrate mo yung sarili mo, Brother Dennis and Sam, but kinukonsecrated your relationship between the Lord and His holy people. Amen? Kahit anong bill mo yan papasa sa kongreso, wala nang makapagpigil sa dalawang pag-ibig na dalawa. Amen? At ang dami mong maninoy at manina. Kung may problema ka mag-adres, si Sam, huwag niyong suluhin. We are one. We are in communion to one another. Bakit mag-research sila sa divorce? Sinusulo nila. Hindi na sila open sa kanila mga manino at manina. Totoo hindi. So, walang rason na magkahiwalay na
expert pa ito sa pari. Amen? Nandito yung mga magulang ito. Ang dami na nilang pinagdadaan. Just open your heart. And you will be filled with enlightenment, inspiration, and kindness. And Brother Dennis, unang-awa na sa babae, may sumpa pala ang demonyo sa mga babae. Alam niyo ba? Ang sumpa ng demonyo sa mga babae. Yung sumpa ng mga babae, kapag maging dominante na kayo sa baka. Bakit masama na yung tingin mo sa akin? Bahala kayo. Kapag dominante na ang isang babae, ang isang asawa, it is living in a curse. Of Satan sa mga babae. Develop the virtue. Ano ba yung virtue na i-develop ninyo? Ano ba ang yung ubi nito? Ubi din? Ubi ba? Ubi siya? Ubi din? Oo. I-develop din yung obedience sa ubi. Pakainin mo ito ng ubi. Para maging obedient. Alam mo, kapag gano'n yung ugali ng mga babae, hindi makapasok ang demonyo sa bahay mo. Be obedient to your husband. Yan lang ang makabreak ng sumpa na demonyo. When you express your idea, express that in obedience. Amen? Not in arrogance. Kapag arrogante ka na, natutuwa na ang demonyo. Hindi na nililalok sa'yo yung virtue. Ngayon, pangalanan, may sumpa din tayo. Ang kahal mo, mga babae na, pati tayo. Ano yung sumpa ng demonyo sa atin? Ready na kayo? Sige ba niya? Pagkakamagamit. Ang sumpa ng mga, simula kayo, mga lalaki, teligyan na itong mga babae na asawa ninyo. Simula ngayon, mga lalaki, makinig kayo, under na kayo. Simula ngayon, ano? Under na kayo sa inyong mga asawa. Nang hindi sila nasiyahan yan, diba? Under? Understanding. Hindi pa natapos. Ano ba yung sumpa ng demonyo sa mga lalaki? Being irresponsible, husband. Being a responsible father. Responsable ka para kang single. Kapag kasama mo yung mga barkada mo, parang tumalsing kang single at married life. Responsable. Nakalimutan mo na yung responsibility mo bilang tatay. Hindi ka na single. May responsibility ka na bilang ama, bilang tatay. Paano sa mga lalaki mag-break yung sumpa galing sa demonyo? By developing the virtue of authentic love. Only love can break the curse of Satan in our lives. Increase your love, figure 1. Increase
your devotion, not only not enough to say I love you. The best way is I am faithful to you, whatever happens. Amen? So, para mag-break natin yung curse, ito lang may demonyo. Ibang-lingo natin, sabi ng mga tao, you are possessed by the demon called Beelzebul. Anong pangalan ng demonyo na nag-possess ni Kristo? Si Beelzebul. Nung sinarista pa ako, akala ko ito ay theological concept lang. It only exists in the mind, but not in the here and now. Akala ko, nasa utak lang ito ng mga pariseo or sa mga apostol. Nung totoo pala, may Beelzebul. Nung nag-solid exercise ako, I am one of the exorcists, or diocese, meron isang babae, daming mga demonyo nakapasok. May ginawang uri ng demonyo. Una, open demons. At hindi mo tinatanong, sumasagot. Yung buong na marites na demonyo. Kahit hindi tinanong, sumasagot. Pero close demons, hindi yan sasagot. Dahil bibiyan, bigay. So nung tinanong mo yung demonyo, ilang exorcist makakuman sa demonyo. Communicate sa mga demonyo. Sabihin mo, Beelzebul, kumakain ka na ba? Masarap pa yung tulo mo sa katawan niya. So, kailan ka pumasok dyan? Kailan ka din lalabas? Ano bang gawin namin para lalayas ka sa katawan? Bawal po kung ipag-usap sa demonyo. Pero exorcist, magkapag sa gawang ng imperative command, imperative question, tell your name, the name of Jesus of Nazareth. Tell me your name. Sabi ng demonyo, I am Beelzebul. The book of Luke. Hindi pa like a spiritual concept. It is a spiritual reality. Totoo na may demonyo. At ang misyon niya, ay ipaghiwalay ang pinag-isang dibdib ng Diyos. The final battle between God and Satan is the destruction of our family. Ano ba yung kahulugan ng family? Ako na yung buyo, father and mother, I love you. Family. Anong kahulugan ng family? Father and mother, I love you. Amen. The final battle between Satan and God is the destruction of our family. Ngayon ay malapit na ang divorce deal, di ba? Kaya, other days, increase your love to Sam. So, si Sam, increase your obedience. Obedience is greater than sacrifice. Walang pamilya na mahihiwalay kapag ma-increase natin ang virtues. Paano yan? Mag-yes ka. Pero walang ka naman virtue. Useless po yun. You have gift of speaking. You have gift of planning. You have a lot of gifts from God. But you never develop virtues. Wala po yun. Walang kahulugan yung relasyon natin without embracing virtues. There are two laws of relationship. Dalawa lang po. There is a sum. And when you practice these two laws of relationship, there is forever. There is forever. The law, the
first one is the law of appreciation. And it is, every day, give some and children appreciation. Some. Every day. Utter and children, not flattery. But children appreciation. We need 8 times every day. According to psychologists, we need 8 times a day. We need 8 appreciations a day. Ang ganda ng isip mo, kapag ina-appreciate natin ang pangawang isa. At yan ang tunay ng pag-ibig. 1 Peter chapter 4, verse 8. Authentic love covers multitudes of sins. That's love. Eh, takita mo na may pag-uulam yung asawa. Hindi mo i-highlight yung pag-uulam dahil iniibig kita. At sa akin ni Cristo, yung model natin, ngayon po, si Cristo, dapat ibigay natin ang pinakamataas na uri ng pag-ibig. Sabi niya sa mga apostol niya, ano ba ang pinakamataas na uri ng pag-ibig na maibigay natin sa ating kaibigan? Sabi ni Cristo, ang pinakamataas. Simula ngayon, hindi ko na kayo tatawagin na aking alipo. Simula ngayon, aking ko na kayo. Lahat kayo ay aking tatibig, pag-ibig, kaibigan. Ang pinakamataas na pag-ibig na maibigay natin sa ating kaibigan ay handa tayong magpakamatay sa ating kaibigan. At tingnan niya si Kristo, ang pinakamataas na uri ng pag-ibig at inibigay. Binigay natin ang niya sa atin. Nagpakamatay siya para sa ating lahat. Amen? Grabe. Grabe si Kristo. Salamat po. Sabi niya sa ating lahat, hindi ko na kayo alipin. Tunay ko na kayo na kapitin. Sa handa ka na ba magpakamatay? O handa kang kumatay? Handa ka na bang magpakamatay kahit dense? Ikaw dense. Magpakamatay kaysa amen? Wow! Hindi handang kumatay, ha? Handang magpakamatay by appreciating our good qualities every day. Ilan? 8 times. Appreciate one another. The law of acceptance. Alam niyo, if you accept the weaknesses of each other, you accepted yourself. Ulitin ko ha. If you accept the weaknesses of one another, first, you accepted yourself. Alam niyo, yung weakness niya ay nasa sa'yo din. Bakit nagagalit ka? Dahil nandiyan sa'yo yung weakness niya. Bigyan ko kayo ng konkreto na experience. Hindi ko magbibigay ng example sa iba. Akin sa akin. Sinabihan ko yung puso kong kapatid. Doon may misa tayo matay. Doon sa mentero. Sa mga problema, ano yung utos niya? I-prepare mo yung mask ito, ha? Yung pre-close, yung wine, yung mask ito. I-prepare mo lahat. Walang bimaya, kapala dyan. Nakaabot na kami sa loob, sa sementeryo. Nandyan ka lahat. Sa kuya, sorry kuya. Bakit?
nakalimutan mo ang big host. Pati ang small host ko yan, nakalimutan mo. Nagagalit ako. Ang sarap ng litanya, no? Na mga admonition sa kapatid ko. Saan ba yun? Sinabihin ko yung sarili ko. Nagagalit ako. Pero hindi ko pa sinasabi sa kapatid ko. Yan, nagagalit ako sa kanya. Sabi ko sa isipan ko, saan mo yung nagagalit isipan mo? Ang bata mo ba? Pero yung karangan, ay you are forgetful. Makakalimutin ka. Saan mo ba nagagalit yung utak mo? Hinagay mo siya, bam! Ipatay ko yan sa ulo mo. Yung utak mo. Nagagalit ako. Bago pa ako nagsasabi sa'yo. Kinalimutan mo. And then, while I am practicing myself, ako magagalit sa gusto kong kapatid. Dahil makakalimutin, forgetful. Tinanong ko muna yung sarili ko. Hindi ba ako makakalimutin din? Hindi ba ako forgetful? Uy, bago pa akong pari, itong ano, kahit sa misa, nakalimutan ko. Saan pa nilagay yung utak ko? Bago pa akong parang makakalimutin na. Yung school ako, nakalimutan ko rin. Nakarating na kami sa chapel. Kuli ko gusto na ako. Nandang pa sa tako ko. Makakalimutin din ako. Nagalit ako sa kapatid ko. Pero nung na-process ko yung sarili ko, magkatulad pala kami. Forgetful. Ngayon sabi ko sa kanya, hawak ka ba? Yung galit ko ay napalitan ng pag-uunawa. Magkatulad pala sa iyo. Makakalimutin. So, dito sa mundo, walang katiyak, hawak ka man. Sa dunin niyo yung mga anak, butikin. Mahuhulog sila. Bakit? Papalampak yan. The law of accusation. What it is? It's a secret to enjoy a wonderful, enduring relationship. The law appreciation. The second one is the law of acceptance. Accept the weaknesses of some. Accept the weaknesses of things. By accepting our own weaknesses, we accept ourselves. Amen? The law of appreciation and the law of acceptance. By practicing it every day, there is forever. Walang divorce na mangyayari. It only exists that in the concept of Congressman and Silva, but it does not exist anymore. Amen? Wala na ba tututun? May panakuntan. From now on, dance, you are one with song. Song, you are one with dance. May illustration ako, may analogy ako, bakuli. Just a little bit my vision. Okay? Some? Yes. Ito, some and yes. Ito yung mga magulang ninyo. Nanay, tatay. Ito, yung mga kapatid ninyo. Nandito sila. Ito kayo ito. Ito
case of yung meeting rin niya. Ito yung mga friends ninyo, mga ex ninyo, simula ngayon, but I guess, nakiwalay ka na sa iyong mga makapapakal. Anyway, brother Des? Simula ngayon sa brother Des, nakiwalay na kayo sa kapatid mo, bangang, ang kapatid, mabar. Simula ngayon, mahiwalay na kayo sa mga friends, mga ex-bangar. Nagsimula ngayon, hindi na kayo maghiwalay. Simula ngayon, magkaisang bibig na. Amen? Hindi na kayo dalawa. You are the one. Before the eyes of God, and before the eyes of His. Wala na ito doon. So na. Simula na natin. This time,